Kung sino lang yung nagla-like sa'yo, nagpa-follow sa'yo, yun lang makakita ng post mo. So, kung nag-post ka ng business doon sa personal mo, ang makakita lang sa'yo, yung upline mo. Bakit? Yung upline mo, yan lang ang nagla-like doon sa post mo. Palakpakan mo naman yung upline mo, pasalamat ka doon sa upline mo kasi nagla-like pa doon sa post mo. Paano bibili yun? Upline mo yun. So, yun po ang behavior ng Facebook ngayon. Kung makikita mo sa Facebook namin ngayon, puro personal lang yung pinopost namin, opinion ganito. Hindi na po kami nagmamarket dyan. Kung gusto mo makahagip ng mga clients, pwede naman personal pag may mga kakilala ka, ano pa ba ang pwede mong ano pa ba ang pwede mong i-market dyan? Pero, kung magpo-post ka pa din, post lang yun na contain ka, ganito ka pa din. Pero, wala na po dyan ang market ngayon. May mga marketplace na po na pwede ka doon mag-post ng business mo. Okay? So, ang gagawin nyo po, ganito. Gawa kayo ng page. Lahat na ba? May page lahat? Lahat ba may page? Okay, gawa po kayo ng page. So, gagawin mo, gagawa ka ng page. Okay, ano ba ang page na gusto mo? Personal na pangalan mo? Or di kaya kung branding ang gusto mo, personal mo na pangalan mo. Pero kung pang-business yon, yung page mo, pwede mong gawing unified products and services. It's up to you. O anong services mo. Bakit? Pag doon ka nag-post, kahit hindi mo kakilala, makakita. Okay? Pag-aralan nyo po yung online. Then, pasok kayo doon sa mga marketplace. Okay? So, ang behavior ng Facebook kasi, ituro ko na sa inyo, konti lang. Konti lang naman alam ko eh. Pero, si kahit talagang may alam. Nakikilearn lang na talaga ako. Nakikinig lang ako kay Kai. Ang behavior ng Facebook, ano siya? Kailangan talaga storytelling, ganito, ganito, para makakuha ka ng client. Kasi very common sa Facebook. Kung gusto mo talaga, bentahan talaga. O ganito, ganito, ganito. May mga marketplace naman dyan eh. Excited nga ako dun sa upcoming ngayon na marketplace na ginagawa ng ating presidente ngayon. So, may mga marketplace na ready to purchase. So, maraming mga website dyan, na mga group dyan. Dyan kayo pumasok. Sample natin Shopee, Lazada. So, yan kasi ang mindset ng mga tao dyan, to buy. So, to buy, not to entertain, which is to buy. So, yan ang mga pwede nga mga marketplace dyan. Pero ang Facebook, ang mentality ng mga tao kasi, magkaiba dun sa Shopee at sa tawag nito, sa Lazada. So, pag-aralan mo yan, kung marami kang follower, di, mas good for you. Pero ngayon guys, online na po talaga ang laban na ngayon. Even kami ni Kai, nag-shift na kami through online. Kaya kayo ni Pai, ang dami nating time ngayon para Tama eh. makapag-rethink, Oo. reopen sa business, ano ba ang pwede? So, to become business mentality talaga. Yes. Ilaban mo to kasi walang ibang lalaban sa iyo kundi tayo-tayo lang naman eh. So, I know marami kang na-realize ngayon. Ako Tama. gustuhin ko na ang dami kong na-realize kaya na-excite kami ni Kai na Yes, excited na lahat sa hatawan. pagkatapos nito, ito na 'yung gagawin namin. So, mas marami kaming ito pa lang gagawin, ito. So, guys, merong positive si God, kaya to niya ginawa. Hindi lang puro negative, ganito. Be positive. Yan, So, pag tama. sinabing positive po sa news, wag po kayo magpadala. Stay patient po la. Stay patient. Be positive po. Doon po kayo makipag-connect doon sa mga tao na resourceful para yung mind mo, mag-guard yung mindset mo ngayon this time na quarantine. So, Tama. thank you po sa inyo lahat at ano po, stay lang, laban lang tayo para sa Tama. pangarap natin. So, thank you! Thank you, Sir Jeff. And para kay Sir Jeff, bigyan siya natin mga sigabong palakpakan. Yes!